Tinda Sera. Kaso nga lang, medyo nakakayak at nakakapandurog ng puso. Pero guys, panoorin nyo hanggang dulo. Walang iyakan ha. So guys, bago ang lahat, huwag nyo palang kalimutan mag-like at mag-subscribe sa aking channel at pakihit na rin yung notification bell para mas maging updated ka sila sa mga ilalabas kong video. So guys, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. So game na, start na! Yo, rest in peace, Christine Sera. Para sa iyo. Justisya ang kailangan para malaman ang kasagutan. Hindi malaman ang katotohanan kung ano ba ang pinagmulan. Trahedya sa Makati, ngayon din nila masabi-sabi kung ano nga ba talaga ang tunay na nangyari. Masakit isipin ang pagkawala ni Christine Dasera sa masayang okasyon na uwi sa malagit na sistema. Ganyan na ba talaga porkit sexy at maganda? Kailangan ba ikipainupang at kiblan ng sariwang sasan? Hindi malaman ang mga kapulitan natin ngayon. Anong trahedya kayang naganap at nangyari doon? Bakit natagpuan sa batang amatrihans na yon? At sino kayang salari at salay mahuli na din? At para sa mga pamilya na iwan ni Christine Sera, batas na ang bahala at ang Diyos na rin ang husga. Lahat may kabayaran sa lahat ng kasalanan. Wala kaligtas sa mga hagupit ng iyong kamalasan. Huwag na sanang magtago pa, lumantad na kayo sa media. Eh kung walang kasalanan, bakit nagtatago pa? Malaman ang mga kapulisan natin ngayon. Anong trahedya ngayon naganap at nangyari doon? Bakit natagpuan sa batang amatrihans na yon? At sino kayang salarin? At sana'y mahuli na din. Huwag na magbangma ang maangat. Ilabasin na ang katotohanan. Bakit pinaimbalsa na wala malang kapaapaalam? Malamang may tinatago para di malaman ng mga tao. Ano ba namang batas to? May sariling desisyon na mga loko. Nanaisip ang kalagayan ng pamilya na Sera. Hanggang ngayon, humingi pa din sila-sila ng justisya. Sana naman naisip nyo na hindi madali problema ang mawalan na minamahal, lalo na sa di mapaliwag na sistema. Yo! Rest in peace. Kung nasan ka man, ang awitin nito ay inaalay namin para sa'yo. Peace. Sa social media, medyo nasasaktan ako kasi hindi ganun yung pagkakakilala ko sa kanya.